Hello, good morning mga nini. Ito na naman tayo. Walk, walk, walk. Papasok ulit ako ng work. Magandang umaga sa inyong lahat. I hope na naging masaya ang buong araw nyo kahapon. At ngayong araw din, sana maging masaya yung araw natin. At maging blessed tayo, diba? Kahit wala tayong anla, walang maraming pera, pero at least health tayo, no? Yun ang mahalaga, yung wala tayong sakit, malusog ang ating pangatawan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yung pera, andyan lang yan. Kitain natin yan. At ang isa pa, lagi natin sasama sa dasal natin, yung mga taong tumulong sa atin. Lagi natin silang isasama. Kung alam nyo lang yung sikol. Nung pumasok yung pandemic na yan, maraming tao na tumulong sa amin. Nagpapasalamat ako sa kanila. Mahirap yung ano, yung sitwasyon ko noon, pero maraming nagpalakas ng loob ko. Sana dyan sila, ano, Family Yasay, sila Ate at Kuya, tapos sila Ate Edna, Carbonal, papasalamat ako dyan. Sila Leis, sila Leo, Chakra. Ay naku, I feel blessed kasi binigay sila ng Diyos sa akin that time. Saka ako na ibablog yon kung ano ang nangyari. Kaya lagi silang nasa kasama sa dasal ko every night, kung alam lang nila. Lahat sila, lahat ng taong tumulong sa akin, lahat ng kaibigan ko, pamilya ko, kasama ko yun sa dasal ko, kamag-anak ko. Tapos kung titingnan nyo lang akong ganito, pero pag nagdarasal naman ako, sinasama ko, pati nga kaaway ko, sinasama ko. Oo, sinasama ko sila sa dasal ko. Sana batukan sila ni Lord, makaganti man lang ako. Charot. Joke lang yon, hindi naman totoo. So, nandito na naman tayo sa tagpuan. Tagpuan. Araw-araw, Diyos ko. Gante na naman ako. 8:10 daw sa darating. Eh, anong oras pa lang rito sa mga 7:45? So, ilang minuto pa ako mag-ante. Pero yung 8:10 na yon, mga 30 minutes yon, alam ko na. Hindi mababago yon. So, syempre, alam nyo na kung sino yung na-ante ko na yun. Ang aking best friend na taga-kabilang daigdig from India, si Shihab. Actually, guys, nung nakaraang taon, nung bago pumasok yung pandemic, nawalan ako ng work. Siguro 9 months akong walang trabaho, permanenteng trabaho. Hirap nun. Pero thanks God kasi maraming tao na tumulong sa akin. Hindi pa nga ako nakakabawi sa kanila. Kaya palagi ko naaalala yun. Until now, hirap. Nawalan ako ng ikama ng 9 months dito. Diyos ko, yung na-expire yung ikama ko, hindi ka lang maling. Pag may nakikita akong police, Diyos ko, hindi ko alam kung ano, tatakbo ba ako o didiretso ako ng lakad. Ang hirap nung nangyari sa akin na yun, first time, Diyos ko. Ang hirap pala ng ganun, wala akong ikama, wala akong permanenteng trabaho, pandemic pa. Tapos wala pa ako sa bansa natin, nandito ako sa ibang bansa. Yun ang pinakamahirap mo. Kasi pag hindi ka, magbabayad ka ng bahay, o iniisip mo yon, iisip mo yung pagkain mo sa araw-araw. Pero minakuha naman kami sa gobyerno natin. That time, binigyan naman kami ng 750 real. Sa mga 10,000 yun. Pero pag wala kang trabaho, hindi pa rin sapat yun. So, nagkagawa ka ng paraan. Gusto ko na nga pumasok sa club noon. Kaso walang club dito. Charot. Joke lang. Buti na lang ano.
strong ang personality ni Badin. Parang wala lang. Okay, sa ganung situation pala, dun mo makikita yung mga tao na totoo sa'yo. Totoo yun. Kasi may mga tao din akala mo kayo mga totoo sa harap mo. Tutulungan ka. Pero at the end pala, nilalamilag ka o nilutay, hindi mo alam. Malaki yung ano, malaki yung natutunan ko dun sa karanasan ko na yun. Pero sa akin ano, hinayaan ko na lang. Pero minsan napipikon din ako, napapatulad ko. Pero sa ngayon, hinayaan ko na lang. Ayoko naman maging hipokrito, no, na hindi ko pinatulad. Siyempre pinatulad. Charot. Pero ang pinakamahalaga doon, na I survived on that situation. Alam mo yun? Alam mo yun, nalagpasan ko lahat yun. Itong trabaho ko na to, mag-1 year pa lang ako next sa July. At least kahit maliit yung sahod, pinagsigaan ko na kasi pandemic ngayon. Ang hirap dito humanap ng trabaho. Maraming mga Pilipino ngayon dito sa Saudi na walang trabaho, expired ang ikama. So mapalad na ako kasi kahit pa paano nagkaroon ako ng trabaho, narinig yung ikama ko, hindi na ako tinigil dito. Hindi na yung paglalakad ako, nangangamba ako, baka may makahuli sa akin pulis. Ang hirap ng ganun sitwasyon. So sa mga kababayan natin na nakakaranas noon, ngayon, sana malagpasan nyo yan. Tiwala lang, malalagpasan nyo yan lahat. Makakakita rin kayo. Kapag maririnyo rin yung ikama nyo na yan. Kasi naranasan ko yan. Alam ko malalagpasan ko. Kasi lahat naman ng mga problema, may solusyon. Diyan patatatagin na loob na. O diba, drama ang bati. Minsan lang yon. Bukas wala na. Tsaka sa ibang kaibigan ko dyan, sa mga moral support nyo, maraming salamat. Kala Andrew Vidal, yan. Kala Jay, thank you. Isa kayo na sa mga nagpapalakas ng loob ko, thank you so much. Malaking bagay talaga yung may mga kaibigan ka na nagpapalakas ng loob mo. Alam mo yun. Kahit hindi kayo gano'ng nakikita madalas. Actually, hindi kami madalas magkita ng mga yun. Pero, andun pa rin yung support nila sa akin. Chat-chat nila ako. O ano ba di, okay ka lang ba? Di ba malaking bagay yung mga ganun yun? O ba di, ano, kamusta ka? O di ba maganda yung ganun? Kaya nini, kaya mga nini, yung mga kaibigan natin, mga mahal natin. Sama nila rin sa dati natin. Sa ating pinaka magandang ending para sa kanila. Sa lahat ng kabutihan nilang pinapakita sa atin.
kung real lang, okay na yun. Happy na. Happy na, oo. Ito yung tayo sa war. Diba? Iinom ko sa amok. बहरहाल इंशाल्लाह तू जितना हो सकता है उतना करके मेरे को अगर कर सकता हूँ उनको सपोर्ट बोले तो बैरेज फैमिली का नंबर 9 को डाल दे पैसे 9 के लिए पहुँचा दे पैसे Report. Ka-echo sa report. Acha ka rin. Pera, bhai, zabardast kaam kara. Just echo us. Hospital mein kya kar rahe the maar rahe ulta bilan dal ke tension mein laake wahan kabhi abhi ye iska message hua ha tera bhai jo kaam kara na zabardast kaam kara yakeen maan tu galat kaam kara samajh raha hoga acha kaam kara tera ghar mein tune treatment kar liya bahut acha kaam kara yakeen maan agar उन पहले इनिशिएट करके हॉस्पिटल जाता ना खाली परेशान होता नहीं नहीं इंशाल्लाह तेरा भाई हिम्मत का काम करा बहुत अच्छा काम करा बहुत जबरदस्त काम करा उन्हें मैं बोलूँ ना उनका यहाँ है तो प्रॉब्लम मेरे तो था तुम अनुयापन उनका समान ना भी अभी एक बात बोल मेरा सब स्टोरी से ताएस katutubo rito. Nagka-COVID. Kahapon. Positive siya. Pinakita sa akin ng isang Saudi medical report niya. Positive. COVID. Kaya natatakot ako pumunta doon sa taas. Sa store nila. Eh, doon pa naman ako lagi nakatama. Buti na lang kami. Kaya nyo, na-vaccine na lang. Ikakwentuhan ko palagi. Nung panahin wala pang vaccine noon. Tapos nagka-COVID siya kahapon na. Yung isa doon na na-vaccine na nagka-COVID din yun. Mga last few months. Tapos nagpa-vaccine siya nung mga wala na yung COVID. Katakot. Akala ko, tapos na yung issue ng COVID dito sa amin. Pala meron pa. Pa yan. Kaya hindi natin maano yung sitwasyon na yun. Akala natin okay na tapos yung pala meron pong COVID. Tapos yung ano yung isang kasamahan ko rito na in, from India, nagbakasyon siya. Hanggang ngayon hindi pa siya nakakabalik. Magsumbon no? Kasi nga yung flight sa kanila ngayon ano one way nasa 6,000 real papunta pa lang dito yun na ano yung missed up offer pa yun ano sa pera natin yun nasa mahigit 80,000 one way lang yun eh kung 2,400 hours lang naman between sa dito sa India. Eh because of the situation ngayon doon sa kanila, yun, hirapan siyang bumalik. Nagpakasal lang yun. Hey, Nadir, tumaragit mo siya, hindi kasal ka ba?
Pero yung isang kasama ko na clean, yung cleaner naman dito yun, nakabalik siya agad sa Bangladesh naman yun. Ngayon, may nagbakasyon siya. Before magkaroon ng issue sa India. Kaya mahirap ang bakasyon ngayon. Yung iba nahirap ang bakasyon. Pandemic kasi. Until now. Ayaw mo namin yung mag-COVID. Tapos ano pa, ang mahirap pa doon. Hindi niya alam kung kailan siya makakabalik. Pero alam na niya kung magkano ang presyo ng ticket. Expert yung ano niya, visa niya. Masama ko na logistic team. Ay, na yan siya, IT. Na Indiano, hindi pa siya nakakapalik na. Kasi na pandemic sa kanila sa India. Kawawa naman. Gusto nang bumalik mo. Kasi kung kasama ko na maingay na po, gusto rin yung makakasyon pagkabalik noon ay hindi pa nakakabalik. Dapat nga ako una magbabakasyon sa kanila. Pinakiusapan ako nito na siya muna. Kung sige. Hindi naman siya makapag-start ng vacation hanggat wala yung IT namin. Ano, iwan nila lahat sa akin yung trabaho. Ano sila sin swerte. Tumigil sila. Hindi pwede sila sabihin sa pay. Dapat nga ako una yun. Pinagpigyan ko na, pinagpigyan ko na sila kasi naman bago nga ako. Siyempre, isama mo na, di ba? Ang ganda ng gupit ko na, nagpagupit kasi kung kahapon. Napansin ko kasi, nasa buhok ko, kulang na lang ng bagis, lilipad na ako. Pero hindi pa ako nagkukulay. Kaya tumatak ko, na-enjoy ko muna yung white hair ko. Gusto ko nga puti lahat. Pero ayaw magputi lahat. Ganyan kami rito sa umaga, wala namang ganong ginagawa, kapi-kapi lang. Yan, may gagawa ng report sa clip ng laman niya. Tapos, ang ginagawa ko ito pagkat galing ko rito, siguro mga dalawang oras ko rito sa office. Sakit ako dyan sa taas, maglililibot ng ganda ko. Pero mahirap i-ask sa kanila yung ano, yung merchandise. So, ulit, inuulit ko pa din. Kaya alam mo yung mga Pilipino, imposibleng mawala rito sa ganitong field ng trabaho. Kasi hindi kaya ng ano, ng national, yung mga national dito yung trabaho ng Pilipino as a merchandiser. Nahihirapan sila. Kasi tayo, nag-multitasking tayo sa trabaho, sila hindi. Nag-chat-chat lang yan. Text-text. Ipag-chat. Ganun. Kuwari, inaalog-alog lang nila yung hammer sa display. Pero hindi nila talaga mini-merchandise ang maayos. Sa mga ano lang, ganun lang. Basta silang ano. Kasi laki ng saldo mo yan. Kasi nga syempre mga national sila rito. Ay, pero minawal-walang ko yung mga yan. Sa totoo lang, hindi ko na nga lang iniisip yung sweldo ko dito. Kasi pag iniisip ko, sumasama loob ko. Pag nakukumpara ko yung sweldo ko sa kanila. Ang iniisip ko na lang, salamat kasi renew yung ikama ko. Hindi ako ilikan. Kasi nasisip ko na lang.
malalagpasan ko rin to yung ganyang sitwasyon na about sa salary kasi na siyang pagbago pa lang ako. Hindi, paano lang yung kira niya niya na? Soro din karoon. Doon sa naman sa... sa isa kong trabaho doon sa... Nag-lumakas doon sa dati kong trabaho. Stress naman ako doon, Diyos ko. Kaaway ko yung ano, yung seryano na impacto. Kaya ako malis, kaya ako naalis doon eh, nag-away ko. Tinerminate ang baliw. Ay, talagang pinirma ako away kong ano. Kasi nawala naman doon yung ano, yung incentives ko. Binababalik ko, hindi niya maibalik. Tapos, sa lahat ng BM, excuse me, ako na nawala ng incentive sa buong KSA, even sa Dubai, lahat ng BM meron. Tangan yung store ko lang nawala. Yun ang pinagtalunan namin. Siyempre, parang nagtulokan na lang kayo. Sabihin mo yan, buong KSA, ko lang walang incentives. Ano yung kaguhan? Siyempre tayo mga Pilipino may pride din. Yung ibang Pilipino kasi tamemi lang, hindi sila kumisipo. Hindi ako ganun. Alam ako, hindi pwedeng hindi. Hindi ko siya uuuhan as at plano na kung alam kong tama ako. Ganun ako, yun ang ewan ko, yun din na napapansin ko sa sarili ko, alam ko na pangit, pero minsan hindi ko kaya umuuna sa tao na alam ko namang mali. Talaga ibipilit ko pa rin yung part ko. Hindi ko naman sinasabi yung perfect ko kung tao. Nakakamali din ako, pero pag mali ako, tinatanggap ko na mali ako. Ako pa yung nagsasorry. Pero pag alam kong tama ako, ipagigitan ko na tama. O pasensya na, nagtarayin na ng badi. Mahirap, mahirap kung ano yung alam, dihado ka na sa trabaho mo. Although yung paid yung sweldo mo naman, okay naman yung sweldo mo. Pero hindi ka na masaya. Mas important na kasi sa trabaho natin yung masaya ka. Hindi kasi mahaba yung pasensya ko. Eh sila mahaba pasensya nila. Kasi kaya po akong kulang kay yung ko. Dito naman walang stress ng trabaho. Relax lang. Mababait naman yung ako. Yun ang magandang mababait yung ako. Talaga minsan hindi perfect eh. Mababait yung kamo mo, mababait yung kasama mo. Pero may issues sa sakod ko. Mababa. Pero which is okay lang rin kasi ka-level lang naman nung inalisan ko. Kaso nga lang, syempre dyan sa position ko, parang hindi match doon yung sahod mo. Pero at least, hindi ka stress. Hindi ka tulad dun sa dati mong trabaho. Stress na stress ka, hindi ka na masaya. Papasok ko, feeling mo. Parang gusto mo kumuwi. Kasi makikita mo na naman yung amo mong puwisit. Pero may mga Pilipino naman ako doon na kasama na mababait naman. Noon sila Jerwin. Mababait naman sila. Yun yung trabaho kong inalisan na hindi ko na-miss. Kasi yung mga kasama ko doon na ibang lahi, mga sip-sip. Tapos may mga Pilipino ka pang kasama doon na hindi mo alam kung kakampi mo o hindi, kung kakampi pa sa'yo. Pero may Pilipino naman na mababait din naman. Siguro, minsan na ako sila. Oo lang sila ng oo kasi ayaw nilang parang ayaw mali nilang malagay sa sitwasyon na alanganin dun sa part nila na yun. Kasi ako, rebis naman ako yun. Pwede kong maghanap ng ibang trabaho.
sila, hindi pa nila nararanasan yung gano'n na maganap ng ibang work. Kasi ako, malakas ang loob ko na ipaglaban kung ano talaga yung, alam ko, tama ako. Malakas ang loob ko yun. Kasi alam ko, kahit tanggalin mo ko rito, makakahalam ako ng ibang work. Pero mahirap, mahirap. Nag-pandemic kasi. Pero kung hindi nag-pandemic, okay sana. Nag-pandemic. Nag-pandemic, pahirapan maghanap ng trabaho dito. Until now. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, ang dami mo walang trabaho ang Pilipino ngayon dito. Na-expire din ang ikama. Sobrang dami. Minsan may nakakasakay ako sa taxi ng Pilipino, nagpapahanap ng work. Gusto kong umalis sa kumpanya nila. Ina-advise ko na lang huwag kang aalis kasi pandemic na yun. Pagtsagaan mo na lang muna. Hanggang di ka nakakasang trabaho. Kasi mahirap kung maganda ngayon. Pandemic eh. Huwag ka muna magmaganda kasi pandemic. Eh, nung nagmaganda ako sa work na yun, hindi pa pandemic. So, nagmaganda akong maghambatin. Nagmaasim. O, nagwaluwan. O, sige, resign, resign. Terminate, pack. Hindi, iniyaan ko talaga na i-terminate ako kasi pag tinerminate lang nila, may add yung may plus 1 month ka. Pero pirma agad ako, walang sabi-sabi. Kasi yung ibang na-terminate sa work namin, nakikiusap sila. Sabi nga nung manager ko nun sa akin, walang, ba't ka kinermate, ganyan, sabi ko. So, mapakiusapan ko siya na ibalik ka. Alam niya, sabi ko, hindi. Yung manager ko na nagsabi ko, wala ka akong makikiusap sa kanya. Hayaan mo siya. Kahit sino, walang makikiusap sa inyo na ibalik ako. Gusto ko nga yun eh, sabi ko nga. Kasi yung supervisor din doon, kinausap ko na kakausapin niya yung ano para ma-hold and terminate. Sabi ko, hindi. Gusto ko na yun. Kasi nga, ayoko na silang makasama. Hindi ako masaya din sa work na yun. Kasi most important sa work mo, yung masaya kayo, happy ka sa work mo, ganun. Kasi pag alam mo hindi ka na masaya, baliwala na yun sa sweldo mo eh. Hindi ka na masaya sa work mo, matamlay ka na magtrabaho. Parang kinabukasan, ayaw mo na rin pumasok kasi hindi ka na masaya dun sa trabaho mo. So mainam, para sa akin, mainam na rin yung nangyaring ganun. Parang hindi ko na siya makasama. Siriano yun. Pero nangyari pa rin yun na lumapit sa akin yung Seriano na yon na ihanap ko siya ng cleaner ng cleaner na Pilipino. Hinanap ko pa rin siya. Pinaliwala ko yung nangyari sa amin na yun. Hinanap ko pa rin siya ng cleaner niya na Pilipino. So pag about sa Pilipino na yun na matatransfer, lagi siya nagtatanong sa akin. Normal lang, hindi ko na, hinayaan ko na yung nangyari sa amin na yun na alam na nag-away kami about yun sa position ko, sa incentives ko. Hinayaan ko na yun, tapos na yun. Hindi ko pa rin, hindi ko siya pinakitaan ng pangit pagkatapos nun. Hindi pa nahaba yung kwento ko sa inyo. Yan. Binisita ko tong store. Maayos naman. O, di pa.
Nice naman siya. So guys, this is my lunch. Ayan, ang tawag dyan ay Sagsyupa. Arabic foods. Ayan, may kubus. Yan ang ano, pinakakanin nila dito, kubus. Lemon and... Diyos ko, itong Sagsyupa nito, ano lang to, ginisang itlog sa kamatis. Ginagawa natin sa Pinas. Yan lang. Arabic foods. At ayan, naubos ng bading ang pagkain niya. Sa totoo lang, nung ako ay mabaksin, lumakas akong kumain.